Sa Baguio City naman, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga turista. Kasunod na rin ito ng ikalawang linggo ng pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Si Breves Bulsao sa detalye. Rise and shine, Breves! Dinagsa ng mga bisita at residente sa lungsod ng Baguio ang mga aktibidad sa ikalawang linggo ng Panagbanga Festival. Inihandog ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang open painting exhibition na dinaluhan ng mga magkakapamilya, bisitaman o residente. Ito ay bahagi ng Let a Thousand Flowers Bloom opening. Because it's a family day, they come here and then they will do painting. So we're expecting at least about 100 works today. Sa family namin, relaxation at saka time for our kids. Ipinida din ang Panagbenga Kite Flying Competition na linahukan ng iba't ibang kite makers sa Luzon. Ayon sa isang kalahok na miyembro ng Kite Flying Association of the Philippines, napapanahon ang aktibidad upang maipamalas sa mga kabataan ang kagandahan ng kite flying. You know, ang kultura ng kite flying sa ating bansa, nawawala na po. Pero sa pamamagitan ng Panagbenga kite competition, unti-unti natin ibabalik. Ipinagmalaki naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalung ang silent drill ng Philippine Military Academy na taunang tinatanghal tuwing selebrasyon ng Panagbenga Festival. That would also encourage our youth na kailangan kasi natin ng mga kadete. So that would inspire them to join the Philippine Military Academy. Ang silent drill ay ibinida ng bagong sibol ng kinabukasan, Dirigma hanggang sa Wakas o PMA Bagsik Diwa Class of 2022. Sa susunod na linggo naman ay gaganapin ang 9th Stage Rondalia Pilipinas at ang ikalawang Montanillo sa Film Festival. Breves Bulsao para sa Bayan.